Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Chill. Kuya E, hindi na po kita pupurihin at baka may mag-comment na naman na puro papuri daw. Ang lakas ang tama din ng mga nagko-comment. Sobrang big deal ang papuri sa kanila. Ganun talaga, okay lang yan. Kuya E, same din na mga previous senders mo, isa rin akong tagong gay. Gay because sa lalaki lang ako na-attract talaga ever since. But tinago ko po ang aking pagkatao. It's my choice po. Though may kapatid ako na openly gay na tanggap naman din ng aking family. At the age of 28 din, wala pa akong naging experience. Kuya E, ang aking ibabahagi po ay patungkol sa isang lalaki na minsan minahal ko, ang sekyu mismo sa aming tahanan. May kaya ang aming pamilya, Kuya E, at dahil na rin sa aming ama ay may posisyon sa gobyerno, maraming death threats sa kanya, kaya kumuha siya ng magbabantay sa aming bahay, isang security guard at dalawa pang tauhan ni Papa na tagabantay sa aming pamilya kung halimbawa na lalabas-labas kami or umaalis siya. Nung una, Kuya E, sa aking kabataan ay hindi ko naman naisip na one time ay may kahihiligan akong guard namin. Pero eto na nga, nang mamatay po ang aming matagal na guard, ang ipinalit sa kanya ay ang kaniyang anak. Siya si Jonard, na halos kaedaran ko na lang din that time na 28 ako. Sa tatlong tao, sa amin, si Jonard lang ang legit na guard. Matikas si Jonard. Hindi ko masasabing kagwapuhan pero may dating. Kasi nung makita ko siya nakasama ng tatay niya, hindi pa naman siya dating ganun kahat. Pero syempre, simula na magkapamilya ito ay talagang agaw pansin ang kaniyang pagbabago. Madalas akong napapatitig sa umbok doon sa kaniyang harapan na talaga nga namang alam mong may big bird doon. Kuya E, alam ko na naamoy ako ni Jonard dahil minsan ko na kasi siyang naabutan na walang saplot sa kaniyang kwarto at nakita ko na ang lahat-lahat sa kaniya. Pero hindi niya man lang tinakpan. Para bang okay lang sa kaniya na nakatingin ako doon. Ang unang pagkakataon na yon ay makaluwa mata. Paano ba naman, Kuya E, sa side kasi ng nanay ni Jonard ay may lahi sila. Meaning ay may kahabaan talaga ang taglay niyang paps na kahit tulog ay parang gising na nakalawlaw. Sakto kasi noon, kalalabas lang niya ng banyo at naligo. Sabi niya sa akin, "Oh, andito ka pala." Sabi ko, pinapatawag ka kasi ni Papa. Ni hindi man lamang nagtapis o nag-alala ito. Bagkos ay tila pa ibinuyang-yang o ipinangalandakan pa. Baka nga kung ginusto ko eh, namalantakan yun eh ibinigay na agad niya sa akin yon. Nang magpaalam ako eh nagsalita si Jonard ng, "Sir, okay naman po kung ano ang gusto mo. Basta andito lang ako." Hindi ako nakasagot agad pero nasabi ko tuloy ay, "Sige, salamat." Kinabahan kasi ako. Wala nga akong experience pa kasi that time at baka mamaya eh kung ano na lang ang sabihin sa amin. Lalo na kapag nahuli ako or what. Pero ang pagkakakita sa kabuuan ni Jonard ang tila ba nagpagana tulad din ng mga sender mo. Nagpagana sa kamunduhang pag-iisip. It was Sunday afternoon. Kami lang ni Jonard ang nasa compound. Nag-outing ang family ng Saturday at malamang ay gabi pa ng Sunday or madaling araw ng Monday ang uwi nila. Gawa sa may mga pasok din ng Monday. Hindi ako sumama. That day, nandun sa garden ni Jonard. Sa garden si Jonard at nag-aalmusal. "Sir, kising ka na pala."
Nagkape na po kayo? Gusto nyo ba ipagtimpla ko kayo kasi wala sina Aling Biring, walang mag-aasikaso sa inyo. Sabi ko naman, eh no, I'm fine. Okay lang ako. Sige sir, basta kapag kailangan nyo ako sir, andun lang ako sa kwarto. Sige sir, maliligo muna ako ha. Paalam nito na tipong may pinapahiwatig. Kuya E, palingon-lingon si Jonard at tipong ngumingisi. Wari sinasabi na sumunod ka doon. Nung oras na yon, parang umagang umaga ay tila ba naging mainit na mainit ang eksena. So that time, nag-isip ako. Pagkakataon na ito pero natatakot pa rin ako. Sa edad kong yon ay naroon pa rin ang aking takot, Kuya Ina. Baka may makaalam ng aking pinakatatago-tago. Kuya E, dahil kagigising ko lang ay bumalik muna ako sa bahay at nag-shower sandali. Maglalaro sana ako ng Pops para iwas init pero marami na ang naglaro sa isip ko. Sa kung ano ang gagawin ko kay Jonard. Namatikman ko ang ninanais ko dahil heto na, ino-offer na nga niya ang sarili niya. Palagay ko, Kuya E, nagbihis agad ako matapos ang short shower. That day ay mukhang hindi ko na mapipigilan ang aking sarili. Mukhang sure na ako sa aking tatahakin. Handa na ako malasap ang ipinagmamalaking kargada ni Jonard. Sa pagpasok ko ng kwarto, si Jonard ay hindi ko agad siya nakita. Naliligo pa rin siya kasi may nagbubuhos ng tubig. Jonard, tawag ko. Doon, Kuya E, ay biglang lumabas si Jonard. Buong katawan ay kita ko at basang-basa. Wala siyang salita pero tinungo-tungo niya ang ulo niya na tila ba nagpapaaniyaya. Ang mamink na Pops ay makikita mo. Sa aktong yun, Kuya E, parang matik na ang gagawin ko. Hindi siya santo pero napaluhod ako. Sa pagsisimula ko ng lantak ay ang pagsisimula na rin noong pag-standing ovation. Not Pinoy size ang kay Jonard. Above average. Ganun pala yun, tipong kapag kahit hindi ka naman sanay, pero kapag lagi mong iniisip ay halos parang sanay ka na sa paglantak. Napaingay si Jonard, Kuya E, sa aking ginagawa, lalo na nang kainin ko ang kaniyang lato-lato. Matagal-tagal din ang aking naging paglantak hanggang sa nagulat ako nang bigla niyang kapitan ang ulo ko. Unang beses kong lumantak, Kuya E, unang beses ko rin na nakalunok. Aalis na sana ako pero sabi ni Jonard, dun daw muna ako. Tipong niyaya niya ako doon sa kanyang higaan na nakalatag sa sahig o kutsyon. Sabi niya, gawin mo lang kung anong gusto mo. So, dumako naman ako sa dibdib at naglaro naman sa kanyang nips. Sa gawi ni Jonard at kanyang boses, tila ba ganang-gana ako. Katatapos lang pero muli nang dumako ako sa kanyang Pops ay muli itong nag-standing ovation. Grabe, para din akong hayok sa laman at hinayaan lang ako ni Jonard na gawin ang lahat at maglaro lang ng maglaro habang siya ay nag-iingay. Hanggang sa ikalawang pagkakataon ng pagbulwak ng bukal. Hindi naman ako hinayaan ni Jonard na mag-isang maglabas din. Tinulungan niya ako at sinabing pasensya dahil hindi niya kayang gawin ang ginawa ko sa kanya. Simula noon, Kuya E, kapag may pagkakataon ay hindi ko pinapalampas ang libreng lantak kay Jonard. Mabait si Jonard sa pamilya. Bagaman nagkaroon ng maagang pamilya na sabi niya ay dahil sa kapusukan at kalasingan ay nagbunga, pinanindigan pa rin niya. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ang siyang inspirasyon niya. Lalo na hindi na rin sila naman okay ng kanyang asawa. Minsan, Kuya E, kapag gabi at wala ang mga bantay ay gumagawa ako ng paraan upang makalantak kay Jonard. Napakalinis sa katawan ni Jonard kaya gustong gusto ko ang kaniyang amoy. Lalaking lalaki si Jonard, lalo na ay nag-i-stretching at barbell pa tuwing umaga. Lihim na lihim ang aming mga ginagawa, Kuya E, na tipong
Akala mo ay wala ng katapusan. Pero Kuya E, ang tahimik na mundo namin ni Jonard ay magugulo dahil kay Jay, ang isa sa aming personal na bantay din. Nangyari ito nang minsang nahuli niya kami na may ginagawang milagro ni Jonard sa kwarto na ikinabigla namin. Makikisali na rin po sa trend. Itutuloy po ang kwento, Kuya E. Chillax lang po lahat tayo. Nagmamahal, chill. Ayan. Ito na naman isa sa mga nakasabi nga ay nakisali rin sa trend, no, na ang dami-dami nyo nakisali sa trend na may nagtanong na nga tuloy kung limitado daw ba. Hindi naman, kasi meron ngang 30 minutes, 1 hour na binabasa ko eh, diba? Pero yun, wala tayong magagawa kasi yun, baka trip din nila na ipagpatuloy yung kanilang mga kwento. At sana ibilisan nyo yung pag-send ng another letter. O minsan kasi ako na rin, tulad nito mga nakalipas. Alam niyo yun, napakarami kasi nating mga hindi inaasahang pangyayari, mga pinagdadaanan. So ako rin ay mismong napapatagal sa pagbabasa ng letter. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.